Sabi ko, Adele family ka. Kaano-ano mo si Adele? Normal. Dami nitong chika sa akin kanina. Nabanggit, marami siya nabanggit na pangalan, mga chinismis. Lalo na yung mga nasa group na Mom's Car. Hindi mga taga Nueva Ecija mapuputi. Mga saka magaganda. What? Ikaw talaga Miss Lisa ka eh. Oh, hey, alam mo naman, putis mayaman. Assalamualaikum everyone! Nandito na naman tayo sa isang episode kung saan binisita natin ang isang Pinay na sobrang dalga. Starring, Aisha. Nandito si Aisha. Okay lang yan. Nandito si Maria. Ganda nga. Magli-lipstick pa daw siya, mga kapanay. Sabi ko sa kanya, pag binanood niya yung mga videos niya, sabi niya, hello mga kapanay. Sabi ko, bakit mga kapanay? Yun pala, panay kain. Oh. Hindi naman siya panay kain sa video, Hindi ka naman panay kain sa video, Panay kain, panay tulog ako. Lahat ng panay. O, di panay. Katatapos lang namin kumain, pinakain niya kami ng fried chicken ng KFC, ng KFC version ng Pakistan. Charot! Tapos nagpastax pa siya ng french fries. Eto na siya! Presenting! Hello! Anna! Oh, from Adele. Ay, sorry. ano lang? Yung task lang. Ah, okay. Ayan, okay na. Ayan, oh. Hello, mga kapanay. Oh, panay. Welcome back to my channel. Hindi pala channel to. Channel ba to? Pambira. Ang gulo natin. Ayan, from Adele family. Pinost ko ata yung kanyang link nung nakaraan. So, kung pinaw. Welcome to my channel. Yes, kung kayo ya nanood ng aking... Uy, nag-lipstick rin si... Uy, gabi na mo. Nag-lipstick rin yung ano. Mashallah, ang ganda. Kung... Makanta yung anak ko. Kung nanood kayo ng last video ko, nakita niyo yung link. Ayan, wala ang aming mga asawa, mga kapanay, mga kabaluga. Asakan mga kabaluga kasi naging baluga na tayo. So, sobrang init, naging baluga na. Pero totoo namang maitim talaga ako. Wala na talagang pinagbago. Ikaw talaga, Miss Lisa. Okay, alam mo naman, putis mayaman. Ganyan talaga pag hindi mga taga Nueva Ecija mapuputi. Mga saka magaganda. What? Magaganda. O sige, i-applique na natin ang ating mga sarili. Actually, nag-prepare ako ng... Nag-prepare ako. O sige, itanong na. Actually, oo. Pumunta ako dito para interviewin ka talaga. Ala, ala boy, ako. Hindi mo naman sinabi. Ako saan? Sabi ko, Adele family ka. Kaano-ano mo si Adele? Normal. Kami po ay nandito sa bahay ng Adele family. At dahil nasa Adele family tayo, let's see. Adele song. Hello! Again, sa lahat ng mga viewers natin dyan. Again, I am with Anna, ang isa sa mga tinaguriang. Sure, tinaguriang talaga. Oh, tinaguriang Marites ng Pakistan. Sasabihin ko. Uy, ang ingay na. May natutulog na ba? Ito na nga, binisita ko siya para malaman natin ang chismis ngayon dito sa Pakistan. Yung mga gusto kong itanong, which is,
hindi natin alam na baka meron siyang ma-share ng mga advice sa atin. Ako din ako mahina sa advice. Ano ka ba? Ang dami mo nga mga knowledgeable advice na naibibigay sa mga videos mo. Oh, di ba? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kay Adil Family. Isasend ko yung isend. Ilalagay ko yung link niya mamaya. Bakit ang sobrang lupot mo, maybe nagdadaan? Malupot ako na gaya. Paano na lang pagka masaya ako? Oo, oh, masaya talaga. Hindi, promise, masaya ako na nakakita ko ng Pinay dito katulad nung nabanggit. Same, same. Diba? Same, same. Iba talaga kapag talaga may nakita kang kababayan. True lang lang. Oo, oh, sabi ko nga doon sa asawa ko, hindi ko talaga ma-release yung ano yung sarili ko. Ngayon, rin ngayon, release na release. Hindi pa naman. Wala akong 100%. Wish. Oo, oh, diba? Iba talaga kapag kababayan mo yung kasama mo eh. Kahit hindi mo sila kapamilya. O, tinan mo. Oh, pangalawang best ko ba ito nakita ko? Oh. Oh. Parang mag-best friend na kami. Oh. Ala akong choice eh. Hello. Ala akong choice. Ala akong kapit-bahay. Ala akong choice. Pwede na pagtsagaan. Uy, budong huli pinasagaan. Hindi, ayun na nga. So, kamusta ka naman? Nag-segue tayo. Ay, ito na lang. Ano? Hindi ka nalulungkot, nakaka-uwi lang mong asawa. Basta naalala pa? Mukha naman maging MMK to. Okay na okay. Sumisipa pa. Oo. Okay na okay. May mahirap talagang maiwanan ng asawa, lalo na puto siya. Charot lang! Sabi nga niya, okay naman daw siya despite na wala yung kanyang anak. Happy. Nakaka-survive siya. Sanay na. Kailan ka pumunta dito? January. Bagong-bago pa lang ko dito. Fresh na fresh. Oh, kaya ang saya-saya niya ngayon. Fresh pa mo kasi. Fresh pa mo kasi. Dating nga, no? Hindi mo namimiss yung ano, yung seafood? Ay, yun lang yung number one ko na namimiss eh. Oh. Nung pagpunta ka dito. Lalo na shrimp. Parang umiiyak ka. Ito kaya gustong-gusto ko to eh. Daming nais. Ang taba ng utak. Bukod sa... Hoy, utak sinabi ko! Ang taba ng utak. Mataba din ang buho. Mataba din ang buho ko. O, yun lang. Huwag nang dagdagan pa. Marami talaga tayong tanong. Hindi ko na nilista sa papel. Ano? Nasa isip ko. Kasi matalino tayo. Paano ka naka-adjust dito sa Pakistan? Ay, madali lang. May pagkakaiba ba siya sa Dubai compared sa Pakistan? Ayan. Madali lang ano sila nag-adjust sa akin. The best. Ala ako masyadong adjust ko. Ano yung buhay ko sa Dubai? Ano? Bahay o? Oh. Ano pa i-adjust ko? Namo! Nag-work ka doon? Hindi! Sa bahay pa ako! Sinasabsin ko na kami pagbigyan mo kung hindi mo alam ang buhay ko. Palakihin lang ako ng asawa ko. Simula na pumunta ka ng Pinas, pagpunta ng Dubai, sabay na ako. Pakainin. Patawain. Ay, hindi parehas pala tayo. Hindi ako tumaba, tapa, kasi hindi naman tayo mahilig. Hindi kasi ako kapanay eh. Baka sa susunod, papanay na ako. Ako sa ano? Panay ka eh, panay tulog. Ganun ang ginagawa ko. May natutulog ko. Panay, pangbubulong sa asawa. Yun ang mga ginagawa ko, kaya mga kapanay. Walang adjustment. Ako ang laki ng adjustment kung mga kabaluga. Yun lang yung talagang kultura nilang mga medyo lang nangingialam talaga. Saka maingay. Uy, maingay. Maingay, yes! Mga bata! Hindi, yung pala ang in-adjust ko dito, maingay, mga bata. Ayoko na maingay. Oo, ayoko na maingay. Oo, gusto ko na maingay. Ganun ang maingay. Maingay na iba. Gusto sila na. Oh, maganda ka na nga eh. Hindi na may kumpara sa ato. Ang ano talaga ang mas nasa talaga ito. Oo, oh, putis mayaman na. Ganyan talaga pagka putis mayaman. Ang pinaka
prominent talaga dito kapag nakikita ko siya sa video, yung kanyang lipstick. Yung talaga yung pinaka-highlight okay, ng ano. Hindi nga ako maka-lipstick yun. Bigla ang kaset. O, di mag-lipstick ka, no? Wag na! Ay, kasabihin naman nyo. Tinamula rin naman ako lipstick. Okay na yan. Ang man, nag-ano naman ako na lip, ano yun? Lip gloss? Lip tint? Ayun, lip tint. Ayun. Buti na lang. Okay na yan, Kerry. Ano, natural na ano na beauty ng mga Pilipina. Dami nitong chika sa akin kanina. Nabanggit, marami siya nabanggit na pangalan, mga chinismis. Lalo na yung mga nasa group na Mom's Car. Joke lang, joke. Konti lang, ilan lang kayo, hindi naman lahat. Kasabihin mo yun. Pagkiting ako talaga yung ano, mata mo, parang matalagang nalimit. Parang may pinagdadaanan ka. Hindi. Puyat lang talaga ako. Puyat sa kadudot-dot. Ganyan lang ako. Ano ba yan? Dududa na yan? Sana ako dinudot. Hindi. Ganyan lang talaga ang mata ng magaganda. Oh. Patingin niya. Baka magusto. Ah, okay din mo dito. Uy, mga asawa nga natin. Okay lang. Okay ba yung asawa? Pogi. At ako dito pag ano kapag pinapanood ko yung mga video niya ano, kasama yung asawa niya. Nakatoy asawa mo kasi jolly-jolly rin siya talaga nagkakasundo pa niya. Nagkakasundo din. Ay, dito sa Pakistan guys, kapag may mga bisitang lalaki, hiwalay talaga sila. May kwarto kung saan nandun yung mga babae. Play, play, play pa lang. Oo. Ongoing lang yan, best. Dito yan, kultura yan. Kailangan magkahiwalay talaga. Siyempre, well, gano'n rin naman eh sa mosque, di ba? Hindi nga, hindi ang pupunta ng mosque ang mga babae. Mm-hmm. Mga lalaki. Pero sa Dubai, ano, meron? Meron pang babae. Pumunta ako. Dito, wala. Hindi pwede. Kahit sa Saudi, sa Asa, di pwede, di ba? Meron talagang nakatalagang mosque para sa babae. Dito, wala ko na kayo. So, yun, sa bahay lang, napipray ang mga babae. Talagang more bahay lang talaga, loob ng bahay. Usually, mga lalaki talaga lumalabas talaga ng ano. Mga lalaki, gala dito. Marites, mga lalaki din. Marites, gala. Totoo yan. Gala. Totoo yan. Inahakan na nila. Kaya ang kanto, pag makita kayo ng mga kanto-kanto dyan, ako yung mga nagkakap, nagtsatsa ang mga lalaki. Sila talaga ang mga Marites of all time dito sa Pakistan. Kala nyo mga babae, Marites, ano? Ay, Marites din mga babae dito. Ay, Marites din mga babae dito. Ay, dito, ano, mga kapanay. Kapanay, mga kabaluga. Ano? O, sige, pagsama na natin. Ano? Ang mga Marites dito, ano, yung pagbabae, ala sa kalsada. Nasa loob ng bahay. O, diba? Pagka gusto mo mag-Marites, punta ka sa kapitbahay. Saka ka mag-Marites. Hindi pwede sa labas ng bahay. Papaluin kayo ng mga asawa nyo. Pasok kayo sa loob. Diyan yung pag-usapan ng mga buhay ng mga kakilala. Uy, bakit? Sa colony namin, kapag gabi nagsisilabasan ng mga babae, nandun sila, kukumpulan sila. Eh, ano naman kasi sa lugar nyo? Ano? Parang ano, inclusive. Ano? Exclusive. Huwag na tayo naging. Nagigirakan tayo. Ina-try pa kasi. Saka maganda kasi, hindi magulo. Ano kasi, ano tawag, tahimik. Ang namimiss mo naman kapag masyadong tahimik na may lugar mo, yung ingay mo. Kapag maingay yung masakit sa ulo. Hindi ako masyadong maingay. Siguro pag nandun ka, baka... Ano? Mga... Uy, pag andun ako sa iyo, ano? Masarap kaya andun sa iyo, tanim-tanim, lawak ng taniman mo doon. Sa likod, ano? Oo, saka ano, may mangga. Katin ko, kung ako to, sa kinakyat ko na ang mangga nila. Kinakyat nga ng asawa ko. Ikaw, umakyat! Ay, bakit ako akit? Oo! Mas masarap kumain sa mangga pagka ikaw umakya. Nung bata ako, pero ngayong matanda na ako, parang hindi ko kaya. Ako hilig ko yun. Oo, nung mata ako, nung bata, umakit ako. Ay, ako kahit matanda na. Ba, di ba, hindi mo inakyat yung pinuntahin yung mango farm? Ay, bababa ng bunga! Akit ka ba? Sira ulo ka ba? Sira ulo ka ba? Sira ulo ka ba? Akit ka? Meron mo sa mga sabi, mga
masarap kumain sa ano, puno ng mangga. Pag mataas! Ay, gano'n. Pagkano man mo nga, abutin mo na lang. Eh, bakit ka pa maghihirap, eh, makakain mo naman sa mga, pwede magpakuha na masarap. Sabihin sa'yo ng mga Pakistani, siraulo pa lang pinaya, no? Taba rin ang utak na ito. Kasing taba. Kasing taba ng buro. Kwenta-kwenta. Eto na lang. Ano ang mabibigay mong advice? Ay, mahina ako sa advice, ha? Mali mo naman may ano. Magkaano ba? Halos magkasing edad lang kami na ito, oh. 30, kaka 34 ko nga lang ng Mayo. Ay, mas matanda ka sa akin. Nineteen pa lang ako. Sorry. Edit. O, di ba mukha pa lang ako 19? Mas matanda po sa akin si Amna. Ay, mas ilang matanda pa sa akin. Magtatanong po tayo ng mga advice. Kasi feeling ko mas mature siya sa akin, eh. Ewan ko ha. Emotionally siguro. Baka mas, marami mas na mature siya sa akin. Mas marami siyang pinagdaanan. Pagka sa ano, last pa. Uy, gano'n. Ano na? Hinubog na ng panahon. Ay, ba naman yung last part? Oh, hinubog na nga ng panahon. Sige, hinubog na lang ng panahon. Mm-hmm. Anong may a-advise mo sa mga katulad ko? Nakatulad mo ano? Puyat lang ako! Ganyan lang sabi matang, ano, matang mayaman. Gusto ko talaga siyang paiyak eh. Hindi ako. Ano yung nagpapatay ko? Anong mga advice mo na katulad sa akin? Ano bang advice? May mga nararanasang mga pagpaghihirap, emotionally, ayan, ganyan. Siyempre, ang kalaban mo talaga yung sarili mo eh. Oh. Wala kang ibang, ano eh, masasabing kalaban. Tanggapin mo na lang na gano'n ang buhay dito. Yun lang talaga. Acceptance? I got a bad feeling about it. English mo naman. Kasi kaya, ayun lang, basta pag natanggap mo lahat ng buong buo sa puso mo, magiging maligaya ka naman dito. Oh. Parang ako, oo, saan ko kasi pag natanggap mo ang lahat-lahat, eh, yan ang tunay na magiging masaya ka. Siguro in denial pa ako. Ikaw. Oo, in denial pa ganyan ako dati. Dito na ako forever and ever, amen. Ako kasi bago punta, tinanggap ko eh. Talaga? Oo, saka inano ko sa sarili ko na ako, bago pumunta rito, kailangan maging si Darna ako. Ay, wala ako ganyan. Ding! Ang bato! Lunokin ang pride! Lunokin mo pride mo! Kung di mo kayang lunokin, itapon mo sa bintana. Ganun dahil. May pride ba? Lalo na pag nanay. Oo, saka dati ako talaga, sinosa ako kahit sa nanay niya. Ano ako yun? Yung parang pakiramdam ko, mas mahal niya nanay niya. Ganun ako. Kasi iba sila, ay aminin mo, ibang magmahal sila sa nanay, di ba? Wala naman akong ganun. Ay, ganun ang asawa ko. Karamihan sa Pakistani lalaki, mapagmahal sa nanay yan. Yung nakikinig sa nanay. Nakikinig sa nanay, yes. Ganun niya. Yung bang mas uunahin na sabihin sa nanay, gano'n. Yun ang gano'y asawa ko. Tapos, okay, I get it. Minsan hindi ko yung... basta mararamdaman mo na... Pero sinabi ko na sa sarili ko na... Tanggap ko na nga lang, saka ang pagmamahal niya sa nanay niya at sa akin ay magkaiba naman. Oo, kasi hindi talaga kailangan papiliin ang asawa. Kasi yung mas mahal mo, diba? Kasi magkaibang magmahal. Dati, ano, kasilosa. Sobrang silosa. Lagi kami gawin. Hey! Bakit asawa ka? Doon naman sa nanay mo! Tari girl na si ate girl. Nalimara ako dati. Ay, grabe. Ba't nag-asawa ka ng Pinay, sabi ko. Ba't hindi kasi Pakistani, sabi ko. Gusto mo sunod-sunuran. Uubra pa ba siya sa bunga nga ako? Hindi na. O, de, hindi na. O, de, yan. Lahat na... Buti ay, nakasurvive ang asawa mo sa bunga nga. Ay, oo. Dapat lang. Binigibulay pa rin. Sobrang laki ng pinagbago ng asawa ko. Nakadalawang anak na kayo. Sabi niya, hindi magkanto ugali ko dahil. Laki ng pinagbago. Paano ang pag-ugali? Bad way ba? Or... Mainit ang ulo ng dati. Ay, o, bumait na nga sa akin. Siya mahina. Talagang gano'n. Napagano talaga. Ano siya? Maiksi ang pasensya. Sa ibang tao, sobrang isin ang pasensya na sa akin lang mga. Common yan, maiksi ang pasensya ng Pakistani. Ganyan. Nag-adjust ako sa asawa ko, pero mas malaki in-adjust ng asawa ko sa akin. Yan ang totoo. Malaki talaga. Joke lang. Yung asawa ko nga dati, ano, nung nagkakilala kami noon, mukhang bata. Pag-isa ko ang mga picture. Oo. Ay, matanda na siya dyan. Matanda na ba yan? Yung itsura nung kalish
college students. Nung kakikilala namin, nung batang-bata itsura, tapos sabi nung nag-asawa na kami, ala, tumanda na itsura. Alam mo na kung bakit.